ang work ID ay hindi lakwatsa pass. Hindi rin chismis pass. Baka makikipag-chismis ka sa mga kabarangay mo, kapakapit bahay mo. At hindi rin ligaw pass. Baka manligaw ka pa gamit ang work ID mo. Liquor ban. Lahat nagtatanong ko sa liquor ban. Di ba yung natutuwa na walang alak sa buhay niyo? Bakit ganun tanong mo? Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po ang GCQ Episode 5 Live. Andito po ako ngayon sa bahay para sumagot sa mga katanungan nyo. Para mas klaro na. Ako po yung nagsasawa na sa Please Read Again. Kaya ngayon, live na, sasagutin ko na ang mga tanong nyo dito habang lumalabas sa iPad ko. Okay, umpisa na natin to. Pasensya na. Thunders, kailangan magsalamin. Okay. Ito sabi ni Hamon Dig. Hello po, makakalabas na po ng Manila G-Pass lang. Teka, nawala yun ha. G-Pass, nang abutan lang po ako ng lockdown dito sa Cavite. Nakatira lang po ako. Nakikitira lang po ako. Jamon or Hamon, ang pwede namin i-issue ay ang pass hanggang papunta ng boundary ng Cavite at ng NCR. Pagdating si NCR, iba-iba yung mga ano nila, iba-iba yung mga patakaran. So hindi ko masasagot ng eksakto kung tatanggapin ka doon sa lugar mo, sa lugar nyo. Pero palabas sa Cavite, pwede. Okay? From Laguna, Dindo Aquino, papasok po ako ng Bacoor from Work Repair Vehicles Hyundai Bacoor. Pangalan mo ulit? Teka. Anyways, yung mga taga Laguna, mag-uusap pa kami ni Governor Ramil tungkol sa mga policies namin ng tawiran. Pero pansamantala, kung residente kayo ng Laguna at papasok kayo ng Cavite, pakita niyo yung Cavite Workers ID, Company ID, at papapasukin kayo. From Alona Nico Pingol, paano po gov ang mga self-employed na sa realty po inaayos ang mga transfer of title? Makakalabas pa po kami. Kailangan nyo mag-register sa munisipyo para sa inyong travel pass. Pero ang registry of deeds ay nasa 50% pa lang yata ang working capacity. Sa tingin ko this week may hirapan pa kayo magpa-process ng title sa RD. Pero sa susunod na linggo baka pwede na. J. Brian Regado, Gov, paano po kukuha ng Q-Pass? May schedule po per punisipyo since may social distancing, minimal lang po ang per day. Okay, J. Brian, ang mga mayors po, tignan nyo ang kanilang mga FB page. May kanya-kanyang sistema. Ang maliliit na bayan, katulad ng Amadeo, Indang, kukunin po sa munisipyo. Pero katulad ng malalaking bayan ng Dasmariñas, ay kukunin, may 10 action center sila na pwede niyong kunin ng Q-Pass doon. Pagdating naman sa Bacoor, ay may dinelegate na ni Ma'am Lani Mercado ang mga Q-Pass sa mga barangay captain. Pero word of caution, ang Bacoor ay MECQ, Modified Community Quarantine sila dahil mataas pa rin ang numero ng COVID doon sa Bacoor. Christian Canonizado, watching from Papua New Guinea, would like to ask, pwede po ako makuwi yung mother and brother ko and wife ko from Makati going to our home in Molino, Bacoor. Yes, Christian, nasa Papua New Guinea ka. I hope you're okay. Pakita lang nila ang valid residence ID. Kung yung ano, kahit anong ID na pinakita sa Cavite sila nakatira at makakapasok sila. Lorna Santos Mohe, hello, Gov. Tanong lang po paano po ang anak ko po dito kami sa Laguna nakatira pero dyan po sa GMATS nag-aaral. Paano po kami makakapag-enroll kung sakaling enrollan na po?
Matagal pa naman ni Roland. Intayin natin ang estado ng Laguna bago natin bago tayo magdesisyon diyan. Kasi hanggang ngayon, ECQ pa rin ang Laguna. Ang transit between Laguna and Cavite ay medyo masikip pa. So, intayin muna natin mag-open ng GMATS bago tayo magdesisyon para diyan. Joy Irinco Panyesa. Ay, Gov, paano kung gusto umuwi ng probinsya, paano yung specific pass na gagamitin? Pwede mo bang mag-grab? May checkpoint ba? Okay, Joy, very strict pa ang IATF sa pag-uwi ng probinsya. Lalo na kung going north mula Cavite. Dahil dadaan kayo ng NCR. Ang NCR ay nasa ibang ECQ, iba MACQ. Maraming checkpoint dadaanan, kaya hindi ko pwedeng sagutin yon. Ako kasi pang Cavite lang ako eh. So, wala pang official na policy ang IATF. Kaya ang advice ko muna, maghintay muna kayo hanggang maglabas sila ng policy para dito. Mary Ann, Mary Narlene Rodriguez. Hi po, Gov. Sana magkaroon ng senior citizens. Ang senior citizens, kahit ilang oras, isang araw, pwede makalabas ng bahay. God bless mo. Keep the good work. Marianne, I totally agree. Nag-usap kami ng mga mayors kanina at maglalabas sila ng exercise pass, exercise rule sa bawat munisipyo. Ang ibang munisipyo, pwede sa loob ng barangay lang umikot. Yung iba, pwede sa mga covered courts lang, pwede maglakad. Bawal pa rin ang basketball. But we are trying to work out a system para sa mga senior citizens na pwede at least makakuha namang araw ng araw between 5:30 and 7:30 in the morning. From Wenny Pabilio, Go, pwede na bang bumalik abroad? Tignan niyo po yung website ng Philippine Airlines ba o yung ng KAAP. Sila po ang may official policy to call them. Good day po, Gov. Sana kung taga-Cavite naman ang tao, sana po hindi nakukuha ng Q-Pass. Thank you. Ay, AE, lagi daw. Sorry, may COVID pa rin. So, hindi pwedeng basta-basta lalabas ng bahay. Ang purpose ng GCQ ay mag-umpisa ang economy. Pero ang iniiwasan natin ay kumalat ng disease. Kaya ang Q-Pass ay still enforced. Diyan siya na. From Caspel Lenet, Hi Gov, paano po yung banda dito, PNPA, Santa Rosa, Tagaytay Road, papuntang Nuvali, Solinad? May advice na ba ba if pwede? Again, ano yan? Ang mahirap kasi dyan, magkapit-bahay tayo dito ko sa Barangay Ichikan. Ang mahirap yung patawid kasi ng Laguna dahil ECQ pa rin sila. Kaya hindi ko pa masasagot yan yung mga tanong na ganyan. From Edwin Marvin. Gandang hapon, Gov. Sana pakinggan ng hinaing ng taga-imo sa tanggalin ng cluster color-coded kasi mas marami po ang tao at siksika po talaga. Edwin, I totally agree. The system does not work. Kakausapin ko ulit si Mayor Manny tungkol dito. Pero ang lahat ng hinaing mga taga-imos ay disaster yung ginawang clustering. So, magre-recommend ko talaga na palitan na yung patakaran nila tungkol dito. Noel Kahalili Jr. Gov. Shoutout po sa barangay namin Toklong Kawit. Saan po maipaglaban nyo pa rin yung angkas asawa o kasamang bahay? Noel, totally agree. Tatlong beses ko na kinausap ang IATF tukol dito. Each time sabi nila hindi pwede. Ano ang rasyonal, di ba? Magkasama kayo sa kama, magkasama kayo sa bahay. Kung dapat pwede rin isama kayo ng isang motorsiklo. Pero again, may rason sila. Hindi ko pwede sagutin anong patakaran nila. Pero para sa akin, dapat pwede. At kung bigyan ako ng pagkakataon, papayagan ko talaga yan. Liquor ban. Lahat nagtatanong ako sa liquor ban. Di ba yung natutuwa na walang alak sa buhay nyo? Di ba nadidetoxify ang mga atay nyo, ang mga liver nyo? Di ba? Mas maganda pa sa liver aid ang liquor ban. Gumagaling kayo lahat. Lahat ng mga mangiinom dyan, pasensya na. O ito ang patakala natin ha. Nagtatayo po kasi tayo ng liquor license law.
Ito po ay isang batas na ginagawa ng Sanggunian Panlalawigan para magbigay ng mga lisensya para sa mga establishment na nagbebenta ng alak. Bakit natin ginagawa yan? Dahil madalas ay naaabuso ang sistema ng pagbenta. Kung napapansin nyo, ibang madalas sa mga sari-sari store, kahit 12 anyos nakakabili ng gin. Madalas sa mga convenience store, kahit 16 anyos nakakabili ng Red Horse, hindi hininga ng ID. So kailangan may sistema lang ang pag-distribute at pag-consume ng alcohol dito, lalo sa pagbili. So itayin nyo, siguro between 2 to 4 years ay tapos na ilalabas na yung batas na yan. Hindi, 2 to 4 weeks ay lalabas na yung batas. Itayin nyo lang at magkakaroon na tayo ng liquor license law. Okay? Sana sapat na yung para sa inyo lahat. From Ebiba Sarabia, Hi Gov, sana po mabigyan ng pansin ang Bacoor. Lalo po kasing tumataas yung positive cases despite of lockdown in each barangay. Ebiba, para lang klaro, ang kaya umaakyat ang number of positive cases ay dahil sa mga frontliners na nakatira sa, na nagtatrabaho sa Manila, yung mga nurses, yung mga nursing aide, yung mga doctor's aide, yung ibang doctors, na hawa po sila sa Manila at nauwi ng Bacoor. Ayun ang kailangan gawin ng sistema para mangyari. Pero ang community transmission sa loob ng Bacoor ay bumababa na. Pero yung infection mula Manila papuntang Cavite, doon nagkakaroon ng konting problema. Muriel Oreta, yung workers' ID po po ay same as company ID. Muriel, yes, it's the same. Pareho lang siya. Basta current at legitimate ang workers ID niyo, company ID, it serves as a travel pass. But konting babala lang, kailangan yung sa HR kunin niyo yung time of work niyo para alam namin kung ngari hanggang alas 5 trabaho mo, dapat alas 6 na sa bahay ka na or alas 7 na sa bahay ka na. So may mga safeguards din yan. Ni-request ko na lahat ng mga HR na mag-issue ng certificate of time of work para ma-verify ng mga checkpoint. Rina Rafa, Gov, andito po kami sa Kawit. Saan ka nawala? Pero gusto na namin umuwi sa bahay namin sa Indang, pero wala po kaming Q-Pass. Ano po? Rina, pwede kayo pumunta sa itanong, tingnan nyo ang FB page ng Mayor ng Kawit, si Mayor Angelo. Tingnan nyo ang pang proseso para kumuha ng transit pass para makauwi kayo sa Indang. Para Hasna Alhamila, good afternoon Gov. Sana po ang senior citizen na need may special pass ay sa barangay na lang po kuhanin para hindi na po mahirapan. Para again, pasensya na kasi ang sabi ng IATF, ang pinaka high risk ang seniors. So pinag-iingatan namin. Pero tignan nyo ang FB page ng mayor nyo at may kanya-kanyang patakaran yan para paano i-issue ang travel pass at Q-Pass para sa seniors. Ariane Marie, Gov, kailan mag-resume ang hotels for accommodation and function halls? 2 months na po, wala kaming income. Sorry Ariane, ito kami po yung susunod sa IATF. So as of now, ay hindi pa pwede mag-function ng hotels unless may special permit from government. Parang inuuna nila ang industry, lalo yung mga factories, pero ang hotels ay hindi pa pinapayagan as of now. Pero we will keep you updated kung ano nangyayari. Anthony Shanti. Sino ba ito? Gov, magandang hapon. Ask ko lang si Stena na may sariling negosyo na nagpapautang at daily naniningil. Uy, 5-6. Anthony, punta lang ho kayo sa munisipyo. Tignan niya po ang policy para sa self-employed at bibigyan kayo ng permit ng munisipyo para umikot. Tignan niyo po ang FB page ng mayor niyo. Makukuha niyo yung mga necessary na kailangan. From Ryan Philip Reyes, Hi Gov, Pogi. Pwede na po kayang makabiyahe ng bus mula Dasma hanggang Makati. Sa Makati po ang go-work. Again, hindi ko pa masasagot kasi ang patakaran ng NCR. Hanggang Cavite lang po ang kaya kong sagutin. Alex Olivares, Gov, makakukuha ba ng second tranche ng SAP? Saan ba yun? Wala. Dito sa Dasma, kahit nasa GCQ na po tayo,
entertainer po kasi ako, so no party. Thank you. Alex, according to IATF, ang sabi nila basta GCQ na ay wala ng SAP. Wag ho kayo magalit sa akin, hindi ko patakaran yan. Patakaran po ng national government yung wala ng SAP. Gov, what's the status of our testing and coverage? From Adrian Obak Alfeche. Adrian, right now accredited na ang LASAL. Ang capacity natin ay 3,000 tests a day. Starting Monday, mag-uumpisa na po tayo ng testing, ng targeted testing ng frontliners. Nurses, OR, emergency room, surgeons, doctors, PNP, yung mga frontliners natin ay itetest natin lahat. Pagdating po ng May 26, yung mas malaking laboratory ay bubuksan sa LASAL, magiging 8,000 na a day ang capacity ng Cavite. Nag-partnership na rin po kami ng Adventist University sa Silang at Cavite State University sa Rosario. Pag natayo na po yung lab natin doon, estimated namin between 6 and 10 weeks ay ang capacity po ng Cavite ay 24,000 tests a day. At full blast na po ang ating testing sa Cavite. Sa buong province. Bakit natin ginagawa to kahit GCQ na? Estimate ng experts ay hanggang mga 2 years ang COVID dito sa Pilipinas. Kaya ang only strategy is to test and isolate. Kaya nag-invest ang province heavily into testing. From Leonilo Pacado, Gov, mabuhay po kayo, napakasipag nyo, mabuhay kayo, sana makalusot yung worker papuntang Manila kasi doon po work namin. Leonilo, thank you very much. Hindi mo ang ganun kasipag, trabaho lang talaga. Kung kala nyo masipag ako dahil 4 o'clock ako nagpa-post, ganun talaga buhay ko. 3 o'clock gising na ako, 4 o'clock nag-uubisa na yung araw ko at doon ako nagbabasa. Kasi ang nakita ko rin, majority ng mga adult working sa Cavite ay 4 o'clock ang gising. That's why I make sure na 4 o'clock na umaga, nakakapag-communicate na ako kung ano ang status ng Cavite tungkol sa SAP. Ang babalik na Manila ay, again, hindi ko po hawak ang NCR. Hindi ko po alam ang policy ng NCR. Pero kung palabas ng Cavite ay pwede na po. Jan Kathleen Domingo. Hello, so Pansom. Hello, Doc. Sana masama ang... Jan, hindi ako doctor, ha? Governor, sorry, but Doc ang tawag sa akin eh. Hello, Doc. Sana po masama ang medtechs, pharmacists, radiologists sa COVID testing. Meron po kaming nilagay na patakaran. You will see it sa... Gusto ko na lagay ko sa website mo, sa FB ko bukas, kung sino ang qualified at sino hindi. Pero each municipality has been given the list kung sino ang qualified. So, iba doon ay medtech, lalo na nagkatrabaho doon sa mga high-risk areas, high-risk laboratories. Iba doon radiologist, lalo doon sa high-risk hospitals. Pero malalaman nyo yung exact na patakaran. Pero priority namin ang frontliners next week. Gopogi, maulang hapon po. Free po ang COVID testing para sa mga frontliner tulad mga voluntaryo na quarantine officer? Vlad, hindi para sa lahat. Targeted po. Kaya nga po, naglagay ako ng patakaran na hanggang 4 na lang ang pwede sa bawat checkpoint ng barangay. Kasi pag naikot ako, minsan 30, 40, ginagawang kainan, kwentuhan, chismisan, yung gusto lang makalabas ng bahay, nagiging tambay sa loob sa checkpoint. Ang nangyayari, sila nagkakahawaan. So nilimit ko sila sa 4. Pero lahat ng 40 yon, sinabi sila, voluntary, task force, kami ay frontliner. Hindi po ganoon. Ang frontliner po ay considered, lalo na po yung mga nasa mga ospital, sila po ang pinaka high risk at sila po ang priority. Hindi namin kayo mahal, pero naabuso po kasi yung sistema ng mga volunteers sa mga checkpoint, kaya nilimit na lang namin to 4. Mary Rose Laita Aguila, go about sa SAP, 2 months mo ECQ dito sa probinsya natin, kaya po ngayong panahon na to ay wala pa po mga... Okay, Mary Rose, pasensya na. Hindi po ang national government po at ang DSWD ang may patakaran dyan.
Hindi ko po masasagot dahil ang Office of the Provincial Governor ay hindi naman binigyan ng kapangyarihan tungkol dito. Pero susulot muli ako sa kanila para maklaro yung mga issues tungkol doon sa SAP. Pero again, sa mga magtatanong, hindi po kasama ang Office of the Provincial Governor doon po sa SAP. Tintin Delphine Rodriguez. Paano po ulit ang maglipat ng bahay o maghanap ng bahay? Anong paspo ang dapat kukunin? Sana help mo kami. Wag maalis po dito, DS. Ang gulo ng kwento mo. Meron kang unang tanong tungkol sa paglipat ng bahay. Pangalawang tanong, maghahanap ng bahay. Pangatlong tanong, ano ang pass? Ang pangapat tanong, sanang wag alas sa DSWD SAP ang Cavite. Tintin, isa-isa ko sagutin ha. Ang paglipat ng bahay ay kumuha kayo ng travel pass mula sa inyong municipal government. Number one. Number two, maghahanap ng bahay. Tama naman, bago ka lilipat ng bahay, maghahanap ka muna ng bahay. Kumuha ka rin ng travel pass mula sa munisipyo. Again, pagdating sa SAP ay wala po sa Office of the Provincial Governor yan, nasa national government at sa DSWD. Balik tayo sa paglipat bahay. Paglipat bahay, pwede po. Basta isang pamilya po ang nilipat at the same time. Kung ang lalaki ay lipat sa ibang pamilya, ay pinagbabawal po namin yan. Good afternoon, Amy Calderon. Good afternoon po, Gov. Paano po kami makaka-work? Wala po kami sa classification ng pass na ibibigay. Hindi maganap katrabaho. Bakit? Tatanong mo sa akin paano ko mag-work. Lahat naman pwede magtrabaho eh. Diba? Lahat pwede mag-apply ng trabaho. Bakit ganun tanong mo? Mag-close statement na ako in 5 minutes. Tapos na ba ako? Tapos na ba to? Tapos na ba tayo? Okay, matapos na pala ako. Sorry, di ko alam. Nadadala ako eh. Ngayon ko lang ginawa kasi ito ng gantong style eh. Okay, from Naila Raluga. Gov, pogi tama ba? Intindi ko, if need mag-report sa work, yung company ID po ay considered ay pass na rin po. Yes, basta valid company ID, it is a travel pass. But not lakwatsa pass. Baka kala nyo, porque may travel ID kayo, ang trabaho nyo ay sa General Trias, tapos galing kayo Imus, baka kala nyo pwede kayo pumunta Tagaytay. Hindi ko kayo papapasukin doon. For work and back lang po. Ang work ID ay hindi lakwatsa pass. Hindi rin chismis pass. Baka makikipag-chismis ka sa mga kabarangay mo, kapakapit-bahay mo. At hindi rin ligaw pass. Baka manligaw ka pa gamit ang work ID mo. So, ayan. Okay? Ang work ID ay work pass. Papunta at pauwi lang galing sa bahay. Good afternoon, Gov. Si Myla. Regarding po sa public transport, did the province of Cavite babalik na po ba sa normal? Yes and no. Yes, pwede na lang bumiyahe. And no, because social distancing sa loob ng public transportation. Halimbawa, ang jeep, kung dati 16 ang pasahero, ngayon 8 na lang. Alam ko na, sunod na tanong nyo, paano po ang pamasahe? Pagdating po sa tricycle, ang mayors ay nagkikipag-ugnayan ngayon sa mga TODA at sila ay gagawa ng fare matrix na tingin nilang parehas para sa lahat. Pagdating po sa jeepney, ang LTFR at bus, LTFRB po ang may sagot kung ano magiging presyo. Pero sa hindi namin kagustuhan, ay siguradong aakyat ang pamasahe. Anong program na Cavite para po makapanimula na constituencies wala ng support from national government? Jen, open na po ang economy. Pwede na po mag-apply ng trabaho. Pwede po mag-part-time. Bukas na po ang construction. May pagkakataon na mag-apply ulit. Pero kung naghahanap po kayo ng mga loan galing sa national government o grant galing sa provincial government, ay hindi po namin kaya yun. Kaya naman po gumaling ang Cavite, hindi po dahil sa binibigay ng gobyerno sa mga tao ang lahat, dahil masipag at nag-aaruga at lahat sila ay naghahanap ng pagkakataon para kumita. So, hanapin po natin ang ating pagkakataon pagbukas ng economy. Okay, tapos ba tayo? I think we are good. Okay, thank you very much. Episode 5,
of GCQ is now over. I turn you over to regular programming. Maraming salamat po.